Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat Panginoon sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang indoor residual spraying o IRS ay hindi panghalili sa kulambo. Mahalaga pa rin magkulambo sa pagtulog gabi-gabi kahit na nasprayhan na ng insecticide ang inyong bahay. Malaria ay sugpuin. Para kontra malaria, magkabit. K. Gumamit ng kulambong LLIN o itinubog sa insecticide sa pagtulog gabi-gabi. B. Magpa-blood smear agad kahit may sinat lang kung nakatira o galing sa lugar na may malaria. T. Sumunod sa tama at maagang gamutan para sa mabilis na pagaling. Libre ito. Pumunta sa barangay microscopist o health center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Pilipinas Shell Foundation, Malampaya Joint Venture Partners, Department of Health, Palawan Provincial Government, Puerto Princesa City Government, Kilusan Ligtas Malaria at nang himpilang ito. DWIZ Manila, DWIZ Palawan, DWIZ Tagupan. DWIZ can now be heard anytime and anywhere. Just download the DWIZ app on Apple Store and Google Play Store. Get updated with the latest news in and out of the metro and participate in the discussion. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon, GEMS 5-in-1 No Sugar Added Sweetened with Stevia. Ang GEMS 5-in-1 No Sugar Added ay my unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasiklan ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag-GEMS 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added Sweetened with Stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Gold Shine Pharmaceutical Products are available at Puerto Princesa City, all Dragwan Drug House branches, all NCCC Supermarket branches, all Golan Supermarket branches, Apses Puerto Princesa, in Nara Palawan, Dragman Nara branch, in Quezon Palawan, One Nico Marketing, in Brooks Point, Farmers Grocery, and in Rio Tuba, RTN Consumer. 94.3 DWIZ Palawan. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Ruth Rodriguez at Nico Mendoza. Mga tangay, ang oras alas 6 ng umaga. DYPR, Balita sa Umaga. Ang DYPR, ang kauna-unang himpilan ng radyo sa Palawan, ay nagbabalik sa himpapawid kasama ang DYPR News Team. Ngayon ay araw ng Martes, July 20, 2021, at narito na ang mga balitang dapat niyong abangan ngayong umaga. Coron LGU nagbabala sa mga gumagamit sa pangalan ni Mayor Mario Reyes para makakuha ng donasyon. Ospital ng Palawan, hindi pa daw level hospital ayon sa PhilHealth. Headlines. Paleco, nagpaliwanag sa mga dahilan ng palaging blackout sa Palawan. Headlines.
Philippine Statistics Authority nagsagawa ng site registration ng national ID sa City Hall kahapon. Headlines. Puerto Princesa COMELEC bukas na uli para sa mga magpaparehistro. Sa police report, lalaki huli sa bypass operation sa barangay Bangkaw, Bangkaw. Ating showbiz balita, Korean superstar Son Ye-jin gustong tumira sa Puerto Princesa. At sa good vibes naman, 100% passing rate ng Palawan State University sa nursing board exam ipinagbunyi. Abangan ang mga detalye ng balita sa aming pagbabalik. Kaputi ang huwagas. Yung feeling healthy ka at talagang smooth sa balat. And may sunblock pa. Yan ang Palmanis Herbal Whitening Soap. Likhang Palawan na subok na ng maraming henerasyon, mapababae man o lalaki. Palmanis Herbal Whitening Soap with papaya extract plus vitamin E and peach essence. Mabibili sa lahat ng supermarket at grocery store sa buong Palawan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Pawn Shop, Palawan Express, pera padala. Boy, magtuta sa Palawan. Palawan? Magprinda ako. Sure, ma'am. Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Walay hasol. Ipalawan mo na. Regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Mundo man ay pabago-bago, ngunit ang hangarin para sa pamilya ay hindi kailanman magbabago. Insular Life believes that every Filipino deserves to have a good future. Invest and secure your family's future. Dahil sa Insular Life, magandang araw ngayon, magandang buhay bukas. Visit Insular Life Palawan Gems District Office located at Rizal Avenue, 2nd Floor Union Bank Building. For inquiries, you may contact 0998-255-7259. It's a lifetime for Nagki-crave ka ba sa mga paborito mong pagkain? Worry no more. Hindi mo na kailangang lumabas pa dahil ihahatid namin sa inyong mga bahay. Just select your orders and we deliver. Kaya kung meron mga ipapadeliver na pagkain, i-Foodset Go mo na yan. Ganun lang kadali. I-download ang Foodset Go app sa inyong mga cellphone. Mahalaga na ang iniinom nating tubig ay malinis at ligtas. Isang dekada na nagbibigay ng dekalidad, ligtas at best-tasting water gamit ang best at latest filtration, softening at disinfection process na certified at pumasa sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kaya saan ka pa? 5 Aces Water Refilling Station. Matatagpuan sa No. 5 Bacoma Street, Barangay Milagrosa, Puerto Princesa. For delivery, contact 0939-916-6329 at 0928-471-8478. Maglilingkod sa inyo mula Lunes hanggang Sabado para sa malinis. Inis de kalidad na tubig. Mag 5 Aces Water Refilling Station na. Owned and operated by Arnold Beaton. I love you. Mi amor. Jitem. Ti amo. Sarayo. Ashitiro. No matter how you say it with love. Express your love. Express it with Recuerdo Gift Surprise Delivery. From flowers, bouquets, chocolates, and more. Located at Caliana Lansana Subdivision, Libis Road, San Pedro, Puerto Princesa City. Recuerdo, gift surprise delivery. Owned and managed by Mariel K. Gabo Orlido. Recuerdo, gift surprise delivery. Visit their website at www.surprisegift.ph or their Facebook page, Recuerdo, gift surprise delivery. You may also call it text at 0966-932-4602. Recuerdo, gift surprise delivery. Let them feel your love. DYPR, Balita sa Umaga. Magandang tanghali, ay magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at sa ibang panig ng bansa at mundo na nanonood via live stream. Mula sa DWIC Broadcast Center sa Puerto Princesa City, Palawan, kasama ang DYPR News Team, maghahatid kami ng mga sariwa at napapanahong balita. Ako si Nico Mendoza. Ako naman po si Ruth Rodriguez. Balita. At sa detalye ng ating balita, Coron LGU nagbabala sa mga gumagamit ng pangalan ni Mayor Mario Reyes para makakuha ng donasyon.
ang detalye ng balita mula kay Chris Barrientos. DYPR Balita. Babala si ang pamalang bayan ng Coron kaugnay sa mga gumagamit ang pangalan ni Coron Mayor Mario Reyes upang makahingi ng tulong at tulong pinansyal sa iba't ibang individual. Ito ay matapos na kumalat sa social media, particular na sa Facebook, sa mga peking account ni Mayor Mario Reyes na nangihingi ng pera sa mga individual at sinasabing tulong para sa kanilang bayan, lalo na sa mga naapektuhan ng COVID-19. Sa inilabas sa babala ng Coron LGU, sinasabing isa lamang ang official Facebook account ng alkalde kung saan hindi naman ito gawain ang manghingi ng mga pera kanino man para sa kanyang mga kababayan. May hiwalay anyang pamaraan ng lokal na pamalaan ng bayan ng Coron para sa sinumang mga tinamaan ng COVID-19 dahil dito pinag-iingat ng LGU Coron ang lahat ng publiko kaugnay sa sinumang gumagamit ng pangalan ng kanilang alkalde para lamang makalikom ng pera na laan sa sinasabing mga tinamaan ng COVID-19 pandemic sa bayan ng Coron. Yan ang DYPR Balita, Chris Barrientos noon at ngayon, una sa balita. DYPR Balita. Maraming salamat, Chris Barrientos. Paleko nagpaliwanag sa mga dahilan ng palagiang blackout sa Palawan. Ang detalye ng balita mula kay Chris Barrientos. DYPR Balita. Nagpaliwanag ang pamunuan ng Palawan Electric Cooperative kaugnay sa palagiang blackout sa lungsod ng Puerto Princesa at sa lalawigan ng Palawan. Ayon kay Paleco Technical Services Department Officer in Charge Rogelio Bailon, ito ay dahil sa tatlong kadahilanan, particular na sa distribution na aspect sa generated related outages at gayon din sa transmission line kung saan sa power outages na dahil sa distribution lines ng Palawan Electric Cooperative. Pinakamalaking porsyento dito ang tinatawag na vegetation, particular na sa Barangay Napsan dito sa lungsod ng Puerto Princesa kung saan nauna ito na mayroong 43% na dahilan, 38% naman para sa temporary line fault, 18% para sa mga kagamitan at 1% naman ang sinasabing dahilan ng pagkawala ng kuryente dahil sa mga hayop. Ito ay para sa talaan ng Paleco mula sa May 2020 hanggang May 2021 kung saan sa kaparehong taon para naman sa pagkawala ng kuryente dahil sa generation-related outages na una dito ang sinasabing pag-trip ng kanilang mga linya na nauna sa 40%, 27% naman ang para sa mga equipment kung saan ito yung mga sinasabing gamit na mga power plant. Ang under frequency ay nasa ikatlong pwesto na 23%, sa supply ay 5% lamang, habang sa problema sa mga makina ay 1%. Kung ang pagkawala naman ng kuryente dahil sa mga transmission line ng Paleco, 31% dyan ay dahil sa kanilang mga kagamitan na kung saan kasama na yung sinasabing mga jumper sa mga kable, 21% ang sa vegetation, 19% ang mga scheduled blackout, 10% ay dahil sa mga aksidente, 7% dahil sa temporary line fault, at 7% naman para sa under frequency. Dalawang dahilan din ang sinasabi ng Paleco na dahilan ng pagkawala ng kuryente kung saan ito ang mga scheduled blackout na nangunguna kung saan ito yung 87% at 13% naman para sa scheduled blackout. Sa pagkawala ng kuryente sa lungsod ng Puerto Princesa sa ilang bahagi nito, ngayong araw na ito, ito ay kabilang sa tiyatawag na unscheduled blackout na nasa 87%. Gaya pa ang sinasabi ng Paleco na may mga pagkakataon talaga na hindi nila hawak ang pagkakataon kung saan biglaan nagkakaroon ng pagkawala ng kuryente sa lungsod ng Puerto Princesa at ilang bahagi ng lalawigan ng Palawan tulad lamang ng nangyayari ngayong umaga. Yan ang DYPR Balita, Chris Barrientos noon at ngayon, una sa balita. DYPR Balita. Maraming salamat, Chris Barrientos. Ang ospital ng Palawan hindi pa daw level hospital ayon sa PhilHealth. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. DYPR Balita. Hindi pa umano level 2 hospital ang classification ng ospital ng Palawan ayon sa Mimaruga PhilHealth Office, kaya hindi maaring makasingil sa PhilHealth ng bayad sa mga o bayad sa mga inalagaan na severe at critical COVID-19 patient ng ospital ng Palawan.
Kaya nakabinding ngayon na ang singila ng Ospital ng Palawan sa PhilHealth Region 4B. Pero ayon kay Gloria Bayuban, Administrative and Finance Services Officer ng Ospital ng Palawan, nabigyan na sila ng lisensya ng Department of Health na maging Level 2 Hospital nitong Mayo lang ng 2021. Ang problema nitong July 14, 2021 lang nila ito na isumite sa PhilHealth Region 4B ang kanilang bagong classification bilang Level 2 Hospital. Kaya naman, nanatili silang Level 1 Hospital sa PhilHealth na minor at acute COVID patient lang ang dapat tinatanggap na pasyente. Malaking problema muna ito ayon sa kay o sa mga mayan ng lungsod ng Pilipinasa ayon kay Consul Elgin Damasco, kaya kung hindi agad mabago ang classification ng ospital ng Palawan. Romel Lizares para sa DYPR, ang oras sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Maraming salamat Romy Lizares. Sa ibang balita, isinagawa ng Philippine Statistics Authority o PSA Palawan ang on-site registration ng National ID System sa Legislative Building sa Pamahalaang Panglungsod. 180 slots ang inilaan ng PSA para sa lahat ng kawani ng legislative kasama na ang mga staff ng mga konsehal. Ayon kay Vice Mayor Maria Nancy Socrates, ang pagsasagawa ng on-site registration ng PSA ay para ilapit ang tanggapan ng ahensya at magkaroon ng mga empleyado ng pagkakataon na magparehistro. Bukod sa ilang empleyado ng City Hall, nakatakda rin magsagawa ng on-site registration ang PSA para sa mga miyembro ng sangguniang panlalawigan at ang mga kawani nito. Ayon sa mandato sa ilalim ng Republic Act 11055 na isinabatas noong 2018, ang National ID Program ay naglalayong mapalitan ang iba't ibang government IDs para na rin sa kaginawaan ng mga mamayang nakikipag-ugnayan sa privado man o pampublikong establisimento. Ang National ID ay magagamit para sa makapagbukas ng bank account, gayon din sa digital transaction bilang cashless payment system. Para sa gobyerno, ang ID at impormasyon dito ay maaring makabawas sa bureaucratic red tape na maaaring manyari sa mga programa katulad ng cash transfers kung saan ang pangunahing layunin ay mapabilis ang tracking at distribusyon ng mga ayuda sa mga benepisaryo. Labing limang minuto makalipas ang alas 6 ang ibang detalye ng balita sa aming pagbabalik. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Pawn Shop, Palawan Express, pero padala. Boy, matuta sa Palawan. Palawan? Magprinda ako. Sure, ma'am. Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Walay hasul. Ipalawan mo na. Regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Nais po ba ng extra income ngunit problemado ka sa pwesto at puhunan? Rikers Wholesale Clothing Palawan, ang negosyong swak para sa mga nais magnegosyo ngunit walang kakayanang mamuhunan ng malaki. Hindi mo rin po problemahin ang delivery ng items mo dahil kami na ang bahala dito. Hassle-free business, di ba? Kung ikaw ay interesado, maaari kaming tawagan sa 0977-216-3066 o bisitahin ang aming Facebook page, Rikers Clothing Wholesaling Palawan Supplier. Namimiss mo na ba ang sariwang hangin, sariwang pagkain, at perfect na pasyalan para sa buong pamilya at barkada? Halina't pasyalan ang Bukit ni Kuya. Bukit ni Kuya. Ating experience ang malalim sold na bukit rin. Ang Bukit ni Kuya ay may napakalawak na farm. Maraming mga activities na ma-enjoy ng lahat. And of course, ang kanilang masarap na pagkain, fresh from the farm. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo? Pasyal na sa Bukit ni Kuya. Bukit ni Kuya. Ito'y matatagpuan sa Marangat 2, Barangay Bakungan, Puerto Princesa City. For inquiries, you may visit their Facebook page, Bukid ni Kuya. Turismo Palawan. Turismo Palawan. Aarangkada na. Maging maalam sa mga napapanahong kaganapan sa Palawan. Alamin ang lagay ng ating turismo. Kasama si Sir Art Kayanan. Sir Art Kayanan. Tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Live na live sa DYPR Palawan Facebook page.
Turismo Palawan. Aarangkada na! DYPR Balita sa Umaga. 17 minuto makalipas ang alas 6, sa ibang balita pa, PDRRMO mas handa na daw sa kalamidad sa buong rehiyon ng Limaropa. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. DYPR Balita. Mas handa umano sa anumang kasakuna para sa pagresponde ang Palawan Provincial Disaster Risk Reduction Management Staff. Ito ay ayon kay Chela Reyes ng Office of Civil Defense sa Limaropa. Kasi dito maraming mga kagamitan na magagamit sa mga kalamidad ang Palawan na DRR kumpara sa mga probinsya sa Limaropa Region 4B. Sabi ni Reyes, nakikita niya na malaki ang magagawa ng mga ito sa mga mamayana ng 23 munisipyo ng Palawan sa panahon ng kalamidad dahil sa pagiging handa ng PDRRMO. Sabi pa ni Reyes, mas mainam pa rin ang palagiang pagsasagawa ng drill may kalamidad man o wala para laging na iimpayo ang sarili kung anong pagkilos ang ginagawa. Samantala, inimbitahan naman ng PDRMO ang lahat ng sanggunin ng kabataan ng Palawan na sumali sa kanilang inihahandang webinar para sa kung paano maging handa para sa panahon ng kalamidad. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawin. DYPR Balita. Maraming salamat, Romy Luzares. Lumagda na sa isang memorandum of agreement ang pamalang bayan ng Batarasa at kinatawan ng Mindanao State University para sa pagtatatag ng extension ng Mindanao State University sa bayan ng Batarasa. Ang memorandum of agreement ay nilagdaan noong July 15 sa pagitan ni MSU Executive President Dr. Rasid Paca, ang chairman ng Palawan Project, at ni Batarasa Mayor Abraham Iba. Sinaksihan ito ng iba pang opisyalis ng MSU tulad nila Dr. Ansano Ampog, Dr. Abdul Kader Ayo, Dr. Mabarak Haji Amin, kasama si Vice Mayor Kennedy Jopar, SB Member Eddie Sago ng LG Batarasa at iba pang mga panauhin. Sa kasalukuyan, isinisagawa na ang mga kinakailangan para sa pagsisimula at pagbubukas ng klase sa buwan ng Setyembre taong kasalukuyan. DYPR Balita. Puerto Princesa Comelec bukas na uli para sa mga magpaparehistro. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. DYPR Balita. Kahit limitado ang mga tinatanggap ng Puerto Princesa City Comelec na nagpaparehistro, ay sinimula na uli ito. Simula Lunes hanggang Biyernes kasama na ang holiday. Ito ay Intercity Comelec Officer Attorney Ferdinand Bermejo. Ayon dito, bukas para sa mga bagong butante, mga may itatamang impormasyon at mga magta-transfer ng mga butante ang COMELEC. Pero first come, dahil 50 katao lang ang tinatanggap nila araw-araw dahil sa kasakulukuyang pandemic. Ang aktual na tinatanggap sa City COMELEC office ay 40 katao lang, 10 slot para sa single citizen at 10 para sa online. At 30 naman sa mga regular na magpaparehistro. Sa mga gusto magrehistro para makabuto ngayong parating na eleksyon ay agahan ang pagpunta sa City Coliseum. Magpapatuloy umano ang registration na ito hanggang sa may gusto pang magparehistro dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Romy Luzares para sa Twitter, punta sa puso ng mga Palawin. Maraming salamat, Romy Luzares. Isang reticulated python ang tinurn over sa Palawan Council for Sustainable Development staff ng 2 Tourist Police Unit officers noong araw ng Biyernes. Sa ulat na inilabas ng PCSDS kahapon, ang ahas ay natagpuan ng isang individual habang ito ay nagpapahinga sa Puerto Princesa Baywalk sa Barangay San Isidro. Agad na ibinigay ng concerned citizen ang ahas sa pangangalaga ng Baywalk Police upang maiwasan ang mga bata sa lugar na magulo ang ahas. Ibinigay ito ng Baywalk Police sa mga opisyal ng Tourist Police Unit na sila namang nag-turnover nito sa tanggapan ng PCSDS. Ang reticulated python ay may sukat na tinatayang 5 talampakan ang haba at dinala sa Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center para sa rehabilitasyon nito.
DYPR Balita. At para naman sa ating police report. Police report. Lalaki huli sa bypass operation sa barangay Bangkaw-Bangkaw. Ang detalye ng balita mula kay Chris Barrientos. Police report. Arestado ang isang binata sa isinagawang operasyon ng PNP Station 1 sa pangunan ni Police Captain Ray Aaron Elona sa barangay Bangkaw-Bangkaw, lungsod na ito. Kinilala ang suspect na si Jerome Fernandez Madsama, 19 na taong gulang at resident rin ng nasabing barangay. Nakumpiska mula sa suspect ang isang plastic sachet na naglalaman ng hininalang pinatuyong dahon ng marijuana na ibinenta nito sa undercover agent at PNP kapalit ng 1,000 piso. Ayon kay Elona, una nang naaresto nitong manakarang taon ang suspect sa kasong paglabag rin sa Republic Act Number 9165 matapos pagbentaan ng hininalang shabu ang asset ng PNP at nakalaya lamang ito dahil sa probationary parole, subalit muling bumalik sa illegal gawain kung saan sa pagkakataong ito ay maliwanan naman ang kanyang ibinibenta. Sa kasalukuyan ay hawak pa rin ang CDPNP Station 1 ang suspect habang inihanda ang kasong isasampa laban dito. Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Showbiz Balita. At sa ating Showbiz Balita, Korean superstar Son Ye-jin gustong tumira sa Puerto Princesa. Ang detalye ng ating Showbiz Balita mula sa Showbiz Insider Joel Contribida. Showbiz Balita. Nakapunta at nakapasyal na sa Puerto Princesa 10 years ago ang Korean superstar actress na si Son Ye-jin. Ang bidang babae sa malaganap na Korean novelang Crash Landing on You. Sa isang virtual press con kamakailan, inamin ni Jin na sobra siyang nagandahan sa lungsod at sa totoo lang ay ninais raw niyang manirahan dito. Kasama niya noon ang ilang kaanak at kaibigan nang bumisita dito sa Puerto Princesa. Sana nga daw ay matapos na ang pandemya at nang makabalik siya sa Pilipinas. Target niya naman na sa target naman niyang puntahan sa pagbabalik dito ay ang Boracay. Si Jin ang kapareha nitong si Yoon Bin sa Crash Landing on You ay real-life sweethearts na. Pareho din silang endorser ng isang telco company sa Pilipinas. At yan ang DYPR Balita. Joel Contribida, noon at ngayon, una sa balita. DYPR Balita. Balitang Good Vibes. At para naman sa ating Balitang Good Vibes, nakakuha ng 100% passing rate ang Palawan State University para sa College of Nursing and Health Sciences nila matapos pumasa ang siyam nilang graduates sa kakalabas lamang na resulta ng Nursing Licensure Examination. Sa siyam na nakapasa, pito dito ang first time kumuha ng exam habang dalawa ang repeater. Ang mga bagong nurses mula sa PSU ay sina Regina Bantol, Rama Baharim, Liana Cervantes, Ace Etchinik, Bea Marie Fuertes, Lady Niza Hamja, Sharwina Haile, Shalom Luzares at Angela Gracia Rodriguez. Congratulations po sa inyong pagpasa sa Nursing Licensure Examination. Balitang Good Vibes! DYPR Balita! Congratulations sa mga bagong nurses ng Palawan. At para naman sa mga liagaglimag ko yun nun, Amos, madal kita ko yun nun, ituturo ka natin ni Ryan Ibanez. Amos, madal kita ikuyunun. Mayad-yad daw kaninuntanan mga tangay, buk, titinaig mga gurang-gurang. Ako inung tangay nga si Ryan Ibanez, ang inung katabid sa itong pagadaling lingwahin kuyunun, ang opisyal nga lingwahe iyang probinsyang Palawan. Sadlaw nga dyan, bisarang kuyunun nga tangadalan, mamanang imun. Ang imun, mamanang rimat yun o emosyon nga agasilos. Sa Tagalog, ang imun ay paninibugo o selos. In English, imun means jealousy or being jealous. Sa murota pwedeng gamitin sa itong tultulanan ang bisarang imun, tulad dya. Ay, susagay mo nimun ka dyan, tatugali, bukanday mong labor. Mga tangay, ikadangag tagag, mantay, gamitin tatang lingwain ko yunun. Dyan nung tangay, Ryan Ibanez, mayad nga lawanin nung tanan, amblig. Amos, madal kita, ikaw yunun. DYPR Balita Weather Report. At sa ating ulat panahon, patuloy pa rin na nananala sa ang bagyong Fabian. As of 4 a.m. ngayong umaga, namatan ito 1,035 km east-northeast
ng extreme northern Luzon, habang nakakaapekto na rin ang bagong bagyo sa Nasisimpaka. At huli itong namataan, 975 kilometers west ng extreme northern Luzon. Ang dalawang bagyo pa rin ang sanhi ng pag-ulan sa bansa, kasama na ang lalawigan ng Palawan dahil pinapalakas nito ang habagat. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog ang aasahan sa Palawan. Kanina, alas 5 ng umaga, naglabas ng heavy rainfall rainfall warning ang PAGASA para sa Calayan Group of Islands at may posibilidad ng pagbaha. Magandang umaga po mga tangay, magandang umaga po sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa sumusuporta at nanonood dito sa DYPR Balita. Meron tayong kasama na nanonood galing sa Japan ngayon. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Azenit Lumaban. Magandang umaga po. At bago po magtapos ang DYPR Balita, nais po namin magpasalamat muli sa taus-pusong pagtutulong ng ating mga COVID-19 marshals, ang ating mga health workers, ang ating mga frontliners. Maraming salamat po. Huwag po natin kalimutan dalhin at suotin ng maayos ang ating face mask at face shield sa tuwing lalabas po tayo ng ating mga bahay, at umiwas po tayo sa matataong lugar kung hindi naman po importante ang gagawin natin. At yan na po ang kabuuan ng aming mga balitang nakalap ngayong Martes ng umaga hanggang mamaya alas 11:30 hanggang alas 12 sa DYPR Balita. Ako po si Ruth Rodriguez. Magandang umaga. Ako po si Nico Mendoza at yan ang DYPR Balita sa umaga. Inyong napakinggan ang DYPR Balita. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. Hanggang mamaya. Dito sa DWIZ 94.3 Palawan. Ito ang 94.3 DWIZ Palawan. Your music and news radio. Sa gitna ng pandemya, palakasin ang resistensya. Siguraduhin ang 7-8 oras na tulog. Kumain ng masustansya at manalangin. Isang paalala mula sa MX3. Be extraordinary with MX3. Hi, this is Sarah Geronimo for MX3. Isa sa pinakamagandang sinunod ko sa magulang ko ang pag-inom ng MX3. 2 years nang umiinom si Daddy ng MX3 capsule. Nakakabilib kasi may clinical trial, tested, and proven. Ako, hiyang sa MX3 Plus and MX3 Tea. Like father, like daughter. Mag-MX3 araw-araw. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga nanay, tatay, lolo at lola, kasama na sina ate at kuya, paalala lang, kapag lalabas ng bahay sa gabi para magpahangin o makipagkwentuhan, siguraduhin kayo ay nakasunod.